Tumayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagpirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hininang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya ng anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit naming ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako upang ipangaralan sa mga hintil ang mabuting balita. At sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Paulo habang sinasalaysay nila ang kababalagang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Kakatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkakatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito, ay babalik ako.
Muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon hanapin ng ibang tao at ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag sa mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binikti at ng dugo, sapagkat mula po noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag, gawa ng Paong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Paong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Paong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginooy, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghahato sa nilikla, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Tumayo na po. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi magandang umaga. Ngayong araw po, sinasabi po ng ating Panginoon kung paano ba malulubos yung kagalakan sa ating mga buhay. Paano ba tayo magiging kompleto bilang mga tao? At ang sagot po,
Simple lang po, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay nanatili sa pag-ibig ng Diyos, malulubos yung ating kagalakan at makukumpleto yung ating mga buhay. At ang pananatili po sa Diyos, maliwanag pong sinasabi ng ating Panginoon, paano mangyayari yung pananatili natin sa Diyos? Yung pananatili natin sa Diyos, mangyayari kapag patuloy tayong sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang pananatili sa Diyos, maipapakita natin sa pagsunod natin sa mga utos ng Diyos. Ito po yung sagot kung paano tayo makukumpleto at makakaranas ng lubos na nakaligayahan sa ating mga buhay. Minsan po, meron akong kaklase dati sa seminaryo. Matapos ang 5 taon po namin sa seminaryo, nag-decide po siya na lumabas. At paglabas niya, matapos ang 4 taon, nagkaroon po siya ng girlfriend. At nung nagkaroon siya ng karelasyon, ang unang naramdaman niya ay saya. Pero kaakibat po nun ay pagdududa. Kaya kinausap niya ako, nagdududa daw siya. Mayroon daw takot sa kanyang kalooban. Ang tanong ko sa kanya, saan ang gagaling yung takot at pagdududa sa iyong kalooban? Sabi niya, kasi daw, ngayon maligaya, ngayon masaya, pero sa kinabukasan, hindi daw siya sigurado kung mananatili siyang masaya sa pakikipagrelasyon sa kanyang girlfriend. Hindi daw siya sigurado sa future kung magiging okay pa rin ba, kung magiging masaya pa, katulad ng sayang nararamdaman niya sa ngayon. At ang sabi ko po sa kanya, hindi naman talaga natin masisigurado kung magiging okay yung future, kung magiging maligaya pa ba ang future. Mayroong mga bagay sa ating mga buhay na hindi tayo masisigurado. Pero sabi ko sa kanya, matitiyak ako na magiging maganda yung kinabukasan ng inyong relasyon kapag pinagsumikapan ninyo yung ngayon, yung araw-araw. Kapag yung araw-araw, pinili mong manatili sa pagmamahal sa iyong minamahal, naniniwala ako na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung relasyon kapag pinagsumikapan nyo ngayon, yung araw-araw. At ito rin po yung sagot kung paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan kasama ang Panginoon. Pag sumikapan natin yung ngayon, yung araw-araw, araw-araw tayong manatili sa pagmamahal sa Diyos. Araw-araw nating sundan kung ano ba yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. At makakatiyak po tayo na kapag patuloy nating sinusunod yung kagustuhan ng Diyos, dadalhin tayo nito sa kaganapan ng buhay. Ano pong nagpapahirap minsan sa pagsunod natin at pananatili sa Diyos? Yung atin pong mga sariling kagustuhan. Kung minsan yung ating mga kalooban taliwas sa nais ng Diyos. Kaya ano pong imbitasyon sa atin? Yung imbitasyon po sa atin, isang paanyaya sa araw na ito. Maturuan tayo, magkaroon tayo ng lakas ng loob na mas piliin yung nais ng Diyos, yung utos ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil yun lamang po yung magtatawid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Yun po yung magbibigay ng lubos na kagalakan sa ating mga buhay. Yung pananatili at pagsunod sa ating Panginoong Hesus Nazareno. At ano pa pong isang hamon sa atin? Matapos nating manatili sa pagmamahal sa Diyos, matapos nating sumunod sa mga utos ng Diyos, ang hamon po sa atin, tayo nawa ay maging tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kung paano tayong nanatili sa Kanyang pag-ibig, kung paano nating naranasan yung Kanyang dakilang pagmamahal sa atin, nawa tayo ay maging mga buhay na tanda, mga paalala na nagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos sa ating mundo. Kung paano niya tayo pinatawad,
kung paano niya tayo ginagabayan, kung paano niya tayo tinataguyod sa ating mga buhay. Nawa, ito rin ay maging pagpaparanas natin sa iba upang patuloy na maranasan ng mundo ang pagmamahal ng Diyos, upang patuloy na kumalat sa mundo ang pagmamahal ng Diyos na lubos nating nararanasan. Hindi ho ba kapag tayo ay minamahal ng isang tao, kapag lubos yung pagmamahal niya, hindi natin maiwasan na hindi maikwento sa iba, na hindi maiparanas sa iba. Ganon din nawa tayo sa Diyos, yung dakilang pagmamahal niya sa atin, na ipinaparanas niya sa atin, huwag sana nating pigilan na hindi ilabas, ikalat sa iba. Patuloy nawa tayong magpahayag nito at magbahagi sa ating mga kapwa sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin ay at namamalagi sa inyo ang aking paninilita, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang hanggang, ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Ang kabuhay.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunitan namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister, ng katawan ni Kristo at subo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo.
sapat na gusto ang ika'y ibigin ko. Inihibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hanggan, pag-ibig ko'y wala. Manalig na sana, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service. Ngayong araw na ito ng Webes, sa ganap na kay 6 ng gabi, makiisa po tayo. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio, naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang nang pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin kung nais nating makumpleto ang ating mga buhay at maging lubos ang ating kagalakan, patuloy nawa tayong manatili sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Yun lamang po yung tanging paraan upang tayo ay makaranas ng tunay na kagalakan, pananatili sa pagmamahal ng ating Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.